mata. Napaisip nila. Lumaki yung mata ko katulad ni Biggie eh. Sa totoo lang, wala lang ako sa laki. But, I mean, it's mostly blade support, obviously, no? Mm. Pero, so, for like, di ba nga, yung bubble, like, very easy link gameplay. Even to anyone. Lalo na sa H2 ko paggagamit. I mean, if it's voting time, yes, you know, let's be direct, I have a lot of doubts in the composition dito lang. Hindi natin alam kung paano natin idadaisig eh. Fast and damage though, to the early game. Force the flicker against Yawi, but as well to our production team, no? That's always making sure that's yung quality talaga ng broadcast natin, top notch, no? Despite the challenges then, minsan, sa connections, no? Yes, oo. Oh. Pero, medyo nagbago ng bola, eh, no? Andito na tayo ngayon sa ating running game. Nag 1-3-1 na yata, no? Oo. At the personal pata, no, ng Hayabusa. Actually, they were forced, eh. So, tinry nila yung 4-1 nung umpisa. Kaso, medyo may part sa kanilang oops, hindi natin pwedeng iwan yung Chow sa ibaba. So, parang ang mangyayari dito is that babantay-bantayan minsan yung babae na tip that was gonna be the truth na medyo mag-stay doon. Then in case, dip for that part, he will stall up. A lot of time, lalagyan lang siya na ano dito. Reverse time, force the flicker against Renegade. Bumabi dito siya, no? Secret, sumipa si Renegade kagad, napakabilis. Flicker out secret dito, ang dami nang na-burn ng next day. They need to walk out. Mainip yung pops! Ang init ng pops sa early game, eh, no? Oo. Ng blue bar, ano naman eh, tapos ano pala sa umpisa eh, pero yun nga lang, this can be a very big time up for them, lalo na sa NXT Solid. Lalo na, pagka, yung power spike ni H2, which is right now, level 5, may level 8, kaya niya nang mag-kick off anyone on the side of Blue Fire. Nakuha ka ng kill sa H2 very early. Actually, napakaganda, medyo na-miss ko yung instant replay doon. Pero, this is the first blood ng Blue Fire. Ito yung kanina pa. Pero ang ganda ng stall out ni Renny Jayden. Nakatakas pa yata si Renny. Yan, nakatakas pa si Renny Jayden. Oo. Nalayo na siya nakat. Na-timing na nung ano, reverse time yung soul ko eh. Yung nga lang, may flicker. Tasakot. Si Balmod yung wala namang pang crowd control. Si Balmod, iniikot-ikutan niya. Then, siniba na siya bigla ni Renny Jayden. At nakakuha na po si Renny Jayden. So, dun nakuha yung punishment on the early 0-4-1, no? Na ginawa ng Blue Fire. Mm-hmm. 1-4-0 pala. And, yeah, right now, rooted, even, pero again, I cannot but feel na pag nag-i-stall out o tumatagal yung laro, dun papasok yung kahinaan ng pop ng Blue Fire. Mag-i-part dito, no, na parang wala nang planong i-contest yung NXT Solid dito. Kasi, 100% dito, they could win the late game. Kumbaga, yung Blue Fire dito talaga yung kailangan mag-initiate, kailangan nila maging aggressive and get the objective as fast as they can. Kasi yun nga lang, pag na-hold out sila dito because only the minion wave, wala silang choice. Talagang lalakas, magkaka-item talaga the rest of the team ng NXT Solid. And Renji is really a god, no, on side lead. Na-force na agad yung side lead eh. Okay. Diba? Na-force na lumipat na yung ano doon, yung Balmod natin. Because there is no choice but to maintain that lane. And, ayun, nag-switch na lang din sila H2, sinamahan si MD just to establish pressure up top. At least, 2-14 minutes na kuha pa rin ng Blue Fire, just because they got the third turn on. Pero in terms of good, no, in terms of map control and sidelines, ayan, next play pa rin. Ano eh, yung part na hindi natin na napanood during the technical pause, yun yung time na ano eh, na silver lining for the side of Blue Fire, na dapat nabasag nila yung gitna, which is hindi nga nangyari. Yeah, we got the Louis here. Big ultimate na lang yun. Parang ano, no, dapat high tempo control ng ano eh. Blue Fire. Pero it's slowing down, ha? Late sila na entrada dito. Parang sa mapapatiin nila yung Fatal Leap. Swimming sila. Kung Fatal Leap sa kagad si Yawi, Dragon Form on to the backline. Dali si Anthony dito. Dali si Anthony dito. Nadali na rin yung BNK. Alright. Ayun na. Safe to say. This might be interesting. I mean, ito yung kinakatabutan ko na pwede pang mangyari on mid on late game. Kaso kung na-pulot na ng NXT for as early as 5 minutes, Blue Fire is close to none. Yung chance nilang manalo on this specific game. Yeah. Dito na nararamdaman yung, no? Dito na nararamdaman po yung, it all started on Friday and got on to Yawi. Tapos, gaya po sinabi mo exactly, Rob. MB here, Yuzong lang. Disrupt, no?
Ay, naiwan. Naiwan yung Big E sa may harapan. And that's it. So, I think, ang magiging ano na lang dito ng Blue Fire is, they have, ito kasi mahirap eh, no? Pagka naghahanap ka na lang ng mali doon sa kabil, sa kalaban niyo. Which is, mahirap. But maybe, I think, it's close to none as well. Yung magiging error dito na NXT Solid. Kasi magagawa na magagawa ng paraan eh. Kahit yawi na namatay na sa Twice, kaya niya ulit-ulitin lang na pasukin yung buong Blue Fire just to soak up the damage. Kasi right after mo, pwede lang tapusin yung mga kaya nila. Nakuha ka ni Ace Total, ganun lang, simpleng talon lang. Reverse time siya, Ace will be diving in. Dragon, darating na lang, no, Black Dragon form. Just for backline, he just wants to lose for that one. And not sure, the kill will be completed. Mega kill already for MP. There is na ganun with Don Ear, Violet Gigi, against the Magro, but it doesn't matter, no? At kahit si MP hindi, basta pabubura dito sa binabato ng ating low heat. This is expected. Yeah, definitely. Yun na yun eh, yeah, went for the deletion towards Secret. Yawi here, it's starting to itemize. In a sense na nawiwistan din na yung mga pakundi-kundi at pa-chepi-cheping pa to ng Blue Fire sa kanya. H2, what is that? There's no surprise of that kind of performance. You know, going for push, going for farm, leaving the experience here. Sits at level 11 for the highest. Well, ito pala matasin din yung level dito. Pero with some, again, sa team na meron pa mga level 7. To be honest, hindi nga kailangan ni Yawi mag-itemize dito for like magic. Well, may Louie dito, even yung Digi. Kaso, kaya kasing burahin agad yung dalawang species hero na yun eh. That's only the one who could be able to deal that as much as damage is yung Hayabusa. Pero, Shadow Kill can as much as kill only at least one hero on the side of NXT Solid. Eh, sino kayo? Yeah. Ano, si H2. Babatay nila ang Peach Boys to Muse. Maganda lang brand control the H2 for the pickup. Pero nararamdaman mo na talaga yung kakulangan ng damage dito. ng Blue Fire. Hindi na ganun ka-threatening yung comp ngayon. Ngayon, ramdam mo na pag nilagay mo yung tank sa harapan, mas nadidistrap lalo yung Blue Fire. And you can actually see the maneuver here by H2 and Renegade going for the side lane flank, no? Tapos, again, up na clash, sa likod, darating si MV. Ito, I was very heavy. Black Dragon form, I think for zone out lang, para makuha yung push sa mid. No? Kasantay nilang respond dito yung Blue Fire. May isang nauli, si Chester umabati dito, and that's gonna be the OG Shadow kill completed against that Kagura. Here comes Renegade onto the side. Pinadala naman yung aso doon, kinagat-kagat yung ating Kung Fu Master. Makakibigyan, Renegade, na-bring na lahat na kanyang Gitmon 2. There is combination po away from the reverse time. Yawi now staying down for the third of 50%. Fatal Link, binati ka agad dito. Siyempre, ng time journey down for the Digi. Na-kill, na-execute, coming in from the host ng ating Valmont. H2 has still used his blade of defense just to walk away against the advance here of Blue Fire. Medyo po nagkaroon ng konting breathing room doon yung Blue Fire. At tapos out sila. As in, kasi medyo nag-overextend na rin talaga yung next NXT Solid eh. Like for MB using the Dragon just to go for the buff. Yun yung nakita way ng Blue Fire to strike back. And, well, yun, may konting dip, no? Pabalik sa gitna yung gold leaf dito ng next play solid. And hindi nakuha yung push pala sa mid. Walang pumalo ng mid. Pero isang hinga naman na lang yan. Yung mid lane outer turret dito. And still the side lanes is still in favor dito ng next play solid. Maganda siguro depende. Ang maganda dito yung threat ni Yawi. Wala na talaga. Because the fatal link automatic talaga time journey. Dragon form again. Haharap si MV. Unseen. It cannot be seen. And in far into the map because he's done. There is the MV activated dito. Mahabot para kay Kripsu. Kumanak out of the Jitun 2 ni Remy J. MV here will not be swinging in. He will be swinging out. Here comes Secret to my deadly. Humble para kay Yawi. And of course, mabasa ang next play solid kasi wala pa siya ng Don H2. Was able to jump the link up the will now be opening here in the mid. Okay, so what's actually happening, you know, parang pick up, to be honest, yung pabalik yung pa dito ni Grip, so was the one that's giving NXT Solid a hard time kung, para pag pumapasok. Yun yung parang naging yung initiation nila bukod sa reverse time. Yeah. And, eto lang. So, dahil wala na yung DG, eto na yun, set up na, pwede nang bumuelo si Yami, double kill call, H2 na H2, sabay takbo. Kasi pinagawa niya na yung kanyang misyon, na habuli na lang din doon ni Baring Chu. Lord, resurrect. And, I think makakatalo na yun.
away. Nakakaisa pa rin, nakakagulang pa rin talaga dito yung next day. Totoo. Totoo yan. Now, ito, easy pick-up na naman tayo for the Balbon. Rene Zaydino, gonna be unstoppable on the show. Ito pa yun, no? Nahihirapan silang, wow! Beautiful play, man! One inch punch? Oo. Ang bilis nun, ah. Yes, grabe si Rene. Ang higit ng kamay. Mabilis dito. Hindi pa pala tapos yung gera. Please, yung defense kagad. So, may pinakalipad na 4-8 to 1 lang. Koto at ang if you'll be able to walk away. Ito, namakalam naman. Natuluyan pa rin naman ang lupo ni Jansen. At what shot might be everything. Monster kill. Anong nangyari dito sa Blue Fire? Drinagon. Drinagon ni MB, mga kaibigan. At ako, be it. We have the inner mid lane. Inner mid lane to you. Let's go to you by next play. Definitely, there's no way for Blue Fire to be able to combat the situation. I mean, kung kita-kita natin, it's just about doon si MB. MB, no, pag pumasok dito kay Yusong, there's no way na hindi siya makapatay at least one. And yung damage na binato sa kanya will just be papupunta lang doon sa, ilang life script niya lang ulit. So, yeah. Parang, this, ito yung pinaka-burden for the side of the Blue Fire. Kung paano nila matatanggal kagad sa equation yung Yusong, and I don't think it's gonna happen in this composition. Malupit dyan, first pick yung Yusong. Oo. Pero parang, di ba, wala mga itong direct counter. For it, like, Yusong can embrace and hit anyone. Eto, tingnan mo yung config na to. Bad pa yan, si Rene J. Kita kagad dito si Secret, mga kaibigan. At solo blackout to Rene J. Ang moment na lang palayo. And yeah, defensive muna ang stance niya ng Blue Fire. There might be a possibility siguro na they could try to steal the Lord. Medyo hindi na nag-make sense dito yung ano eh, yung Constellary. Yung Hayabusa dito ni Chu still yet to find. Parang pagka sa team fight kasi Marisid, parang isipin mo, who would you go into your ultimate? Kahit si Chester dito siya lang gumagalaw for the count, you know? The Rhea, NXT, for the Blue Fire, sorry. Kahit payong lang, atras ka talaga, diba? Ang kailangan ba tayo dito ng, ano, ng Blue Fire in terms of the information is saan manggagalit si Rene J, kasi napaka-playmaker ni Rene J dito. Blue Fire is ready for H2 to dive in, no? Pero yung disruption lang na ginagawa ni MP tsaka ni Rene J, grabe yung sink. Itong next play, mga tol. Down for Secret. Makunachi na si Secret dito, pero kung mag-isa ka lang, walang makunat sa marami. Flicker out and Secret is no more. Medyo na paaga ng labas ng brush ni ano tol. Si Secret, I think he was trying to see yung Lord doon kasi hindi niya yata kita yung HP. Then suddenly, pag out niya, wala pa pala sa kalahati yung bawas doon ni H2. Kung si Manji din nagkakasya ito, sasabihin ni Manji, alam mo ba, pag yung Secret lumabas, Secret yan. Secret yan, mga kaibigan. 9 minutes later, against the DP na pinatabali H2 dito, lives also delivered towards critical health. Anytime soon, kumakatok na yung next play ng ligaw dito sa base ng Blue Fire, mga kaibigan. Inhibitor turns to the only one alive to protect Blue Fire from a 2-0 defeat against next play. Wow. Hindi pa tapos, Harry Jane, yung base dito. Pero we're already saying that. Kasi talagang ano eh, ang hirap na ng sitwasyon talaga dito ng Blue Fire. Anyways, how to be able to defend this one? Kahit dire-direcho lang dito. Yung the Yusong itself, kaya-kaya silang hitin out. Kaya talaga. Ang problema pa rin yung judges siguro ng minyo dito, there is Rene J very quick on getting objectives. The most important thing. At may oras pa siyempre para dumitipit sa may pinakaharapan. Mga kaibigan, marami na nakadaw dyan. And no minions after the stop. Kung inhibitor kaya siya, we're gonna focus on the zapping fit sa pinaulan. Mula doon sa Ogisha, na gano'n, kami nag-flaggy dalhin against the Atlas. Pero nakakabiyata, hindi sumulong members sa mga Blue Fire. At nakikita mo, nag-butas na. Then yung top na in-hit. Dito ng Blue Fire and all gates, all doors against them is opened up by next play solid. Oh my god, ladies and gentlemen, I think it might take a single pick-off para matapos tong laro na to, or if they would like to turtle it out on the Luminous Door, for sure, matatapos na doon. Oh. So, for the initiation dito, iniisipan ko paano pa kaya yung magiging bawal, pero look at that damage from H2. Ito na yun eh, ito yung sinasabi natin na pag lumitim, ayan o, shala! Shala! Mga kaibigan, sinunap yan. Isipin!
niya. And, well, textbook talaga dito. Yung next day lagi, my bigot Louie will be deleted here. No minion waiting for Jay. Yeah, wala minion muna dito. May konting spawner pa. Pero dun nilabag yung Zen Bunzakura. Lane of Tempest, kumbaga. Mula kay H2, mga kaibigan. Focus kay Secret.